Magandang araw mga kasabong. Ngayong araw mga kasabong, tuturuan ko kayo kung paano ang tamang pagkuha ng manok panabong na nakatali para hindi tayo masapulan mga kasabong. Ito ang tamang paraan ng pagkuha ng manok. Ayan mga kasabong, nandito na tayo. Tayo ay kukunin yung manok na nakatali mga kasabong. Ito ang tamang paraan makakasabong. Mga kasabong, huwag nyong, ito ang mali sa iba mga kasabong. Huwag nyong ilagay sa harap ng manok ang iyong kamay na nakaharap ng ganito. Yan. Huwag niyo iharap sa manok na nasa taas sa sapulan kanyang talaga, kasi akala nila na ang kamay na nasa itaas nila, akala nila dinadagit sila, o akala nila ito ay agila na dinadagit sila, o anumang hayop na nasa himpapawid. Huwag niyong ilagay sa harap ang iyong kamay na nakataas sa kanilang harapan. Ito ang tamang paraan mga kasabong. Dapat sa likod kayo kukuha. Sa likod. Yan. Huwag nyo ipapikita ang iyong kamay sa kanilang mata. Yan. Tapakan yung tali mga kasabong. Tapakan lang. Yung. Yan. Tapos dito sa kanyang buntot, dito ni siya kukunin. Dapat ang iyong kamay nasa likod. Yan. Yan. Hindi kayo yan masasapulan mga kasabong. Tapos isa lang kamay ko mga kasabong. Yan, hindi ako maka ayos ng pagkuha nito. Yung isang kong kamay nasa kamera. Tapos mga kasabong, doon sa hita niya, sa hita nyo kunin. Yan. Dito sa hita. Yan. Yan. Hita at pitso. Para hindi sila hindi makagalaw ang ilang paa mga kasabong. Yan. Ganun lang ang tamang paraan mga kasabong, paano ang pagkuha ng manok panabong na nakatali para hindi masyapulan ang iyong kamay. Yan. Sana may natutunan kayo mga kasabong. Kung bago pa lang kayo sa aking video mga kasabong, don't forget to subscribe my channel Paring Hair Vlogs and hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga video mga kasabong. Salamat.